sunog na naman to, mga ka-farmers, oh. Mula rito sa kinakatayuan natin, mga farmers, ito yung kapihan ko, yung karatig natin, mga farmers, oh. Panibagong sunog na naman, walang kasawa-sawa. Kaya yung kabundukan natin, mga farmers, laging sunog. Ayan, sa mga ginagawa ng nagsusunog, mga farmers, oh. Mano tigilan na, mga farmers. Perwisyo niyan, mga farmers, oh. Buti na lang yung area natin, mga farmers, oh. Ang ganda. Kumbaga, natamnan natin ng kape. Pero yung karatig na naman natin, mga farmers, oh. Yun, nagsisimula na naman yung sunog, mga farmers. Ganda ng area ko, mga farmers, ha. Pero yung karatig natin, ayun, mga farmers. Ang lawak na yan, mga farmers, oh. Nilalamon na ng apoy, mga farmers, yung karatig natin, oh. Yan, yung saka kasusunog, mga farmers, oh. Malawakan sunog yan. Pababa rito, mga farmers, pero yan, mga farmers, hindi naaabot dito yan, mga farmers, dahil yung area nila, mga farmers, halos talahib sa kakugon. Ayan, oh. Ayan. Pero yung area natin, mga farmers, oh, makikita nyo, mula roon. Ayan. Ito yung dinadaanan natin yung dalandan, mga farmers. Ayan. Papunta roon sa ibabaw na aking tinamnam ng durian, mga farmers. Pero yung karatig natin, oh. Nilalamon na ng apoy. Mula roon sa ibabaw, waybayin yan, mga farmers, oh. Andun sa dulo, ayan, mga puro apoy yan, mga farmers. Nito, mga farmers, walang tao sa kanyang kubo. Maari yung kubo niya masunog, mga farmers, dahil hindi na niya pinapasyalan. Kaya nangyayari, dahil hindi niya tinatamnan at pinapasyalan, ayan, malimit na susunog, mga farmers. Pero yung kubo niya nasa bandang baba. Ngayon, ang mangyayari niyan, pag umabot pa hanggang baba yan, papunta rito, mga farmers, maaring masunog yung kanyang kubo. Lakas na nito, mga farmers, oh. Pababa ng pababa na rito papunta sa ating area. Pero mga farmers, hanggang dyan na lang yan. Hindi nasasapit dito yan sa lugar natin, mga farmers. Oh. Di hamak na ang laki ng kaibahan natin sa pagtatanim, mga farmers. Oh. Yan. Ganda ng ating mga tanim, mga farmers. Ah. Iyan yung mga dalandan natin sa baba at kape. Kasama ng mga kape, mga farmers, sa bandang itaas nandun yung durian natin. Pero yan, mga farmers, oh. Malawakan sunog yan, mga farmers. Magmumula roon yan. Hanggang paibabaw yan, mga farmers, pababa. Kabundukan yan. Pero yan, oh. Nakikita nyo. Ang bilis na yan, mga farmers, ah. Wala pang isang oras na andito na. Ang layo na narating na yan, mga farmers, hanggang doon. Yan, oh. Nakikita nyo. Lakas. Pero yung area natin, mga farmers, oh. Tinamnan natin ng kape. Kumbaga malamig yung area natin, mga farmers, at berding-berde, mga farmers, oh. Yan. Kainitan, alas dos pa lang, mga farmers. Sa tindi ng init yan, tuloy-tuloy yung sunog. Di tulad nito, mga farmers, oh. Ang nagiging problema lang natin dito sa farm, mga farmers, kung anong uunahin natin i-harvest, katulad niya, nasa ba yung ating pagdidilig, mga farmers. Kanunahan, aking didiligan, mga farmers. Sayang yung pagkakatanim natin, pagkatapos hindi natin siya didiligan, ito yung mga durian natin, mga farmers. Pero yung buong palibot, kapihan, at yung kagandahan niyan, mga farmers, hindi nasusunog yung ating area, mga farmers. Kaya, kahit hindi ako masuba rito, mga farmers, mapunta ng farm, mananatiling kapihan to, mga farmers, dahil malamig tulad niyan na nakikita nyo sa aking video. Yun yung ating kabundukan ng kape, mga farmers. Papunta rito, aking didiligan yung aking durian, mga farmers. Aabot pa ng gabi hanggang kinabukasan yan, mga farmers, dahil sa panahon nitong El Nino, mga farmers, sadyang napakainit. Danas ko na yan, mga farmers, na nasunugan yung area ko, mga farmers, na hindi pa ako nagtatanim ng kape. Halos tatlong kubo ang nasunog sa aming farm, mga farmers. Sa bawat tag-araw na dumadaan, mga farmers, nasusunog. Dahil hindi pa ako nagtatanim ng kape. Hindi tulad ngayon, mga farmers. Oh. Ayan, kahit na anong gawin natin ngayon sa farm, mga farmers, nagagawa natin.
magtanim kahit tag-araw, mga farmers. Kaya lang, pagsasagaan natin magdilig. Dito tayo, mga farmers, sa ating kapihan. Dilig lang, mga farmers. Ayan, talo-talo na yan, mga farmers, ha. Ayan, pagkadilig, sabay harvest, mga farmers, ng ating kape. Sayang, halos 25 years sinunog lang sa isang panahon. Di tulad nito, mga farmers, ha. Dilig lang tayo ng dilig, dagdag ng dagdag ng tanim. Yung mga farmers na walang tanim ng inyong area, gaya nitong tanim nating kape, ganyan ang mangyayari, mga farmers. Yan. Napagdilig na tayo, mga farmers, ng ating durian. Yan. Kaya lang, mga farmers, yung init talaga ang kalaban ng ating mga halaman. Kaya ang ginagawa natin, ating dinidiligan. Yan, palabas na tayo. Yung ibang kape ko rito, mga farmers, oh, halos kulang na sa tubig dahil sa tindi ng init, mga farmers. Oh. Dito na tayo sa pababa. Doon tayo kanina, mga farmers, sa ibabaw. Kaya kitang-kita natin sa ibabaw yung sunog. Pero ito na yung area natin. Kasama ng ating kapihan. Ayan. Nagsisipamulaklak na yung ating mga kape. Oh. Kaawa lang yung ating kape sa tindi ng init. Pero ako, mga farmers, alam na alam ko na yan kahit ganyan yung itsura ng ating kape. Naakala mo yung kulang na kulang sa tubig, pero saan ka, mga farmers? Yung bunga niya nagdidiretso. Ayan, oh. Ayan, oh. Mainit na, mga farmers, ah. Pagpatak ng ulan nito, bibilis lumaki ng bunga nito. Pero makikita nyo, parang tuyot na yung mga kape natin, pero saan ka? Yan, mga farmers, ah. Kita na yung pagbubungahan niya, mga farmers, oh. Ayan. Malinaw, mga farmers, ah. Yung ating kape, kahit ganyan, nakakala niyo tuyo, pero ang daming bunga na yan. Mas mahirap pa yung ang kape mo ay inulan. Pagkabulaklak, mga farmers, biglang umulan. Ayan. Panigurado, mga farmers, napakahirap pabungahin. Di tulad ng pagkabulaklak niya, mga farmers, sabay ulan. Kumbaga, tapos na yung ulan, hindi na uulanin yung ating kape, mga farmers. Pero pagpatak nito, mga farmers, ng tag-ulan, ang bilis na yan. Maglalakihan na agad yung bunga ng ating kape. Farmers, kung yung kape mo ay sanay sa lamig, mga farmers, di tulad nito, yung robusta, alam naman natin, mga farmers, na mahina sa init yan. Pero yung ating kape, mga farmers, oh, kulang na kulang sa tubig, pero yung bunga na yan, makikita nyo, halos labas na yan. Kumbaga, alam na alam ko yung pagbubunga ng ating kape, mga farmers, kung kailan siya bubunga ng marami. Yan. Pero akala mo, mga farmers, oh, halos babambaba na yung dahon dahil kulang na kulang sa tubig. Pero mga farmers, pagpatak ng ulan yan, makikita nyo yung pinagbungahan, pinagbulaklakan na yan. Yan yung kanyang ibubunga. Farmers, kahit sa tag-init, nakita nyo yung aking mga durian. Oh. Ayan, tulad niyan. Oh. Buhay na buhay, mga farmers. Oh. Nang umaga, diniligan natin siya, mga farmers. Oh. Yung dahon niya. Oh. Matitigas. At buhay na buhay, mga farmers. Oh. Ganda. Kaya marami pa tayong didiligan, mga farmers. Kumbaga, hindi natin kinakailangan maglinis, mga farmers. Dahil baka mamaya, biglang lumiyab, umabot yung sunog dito at natuyo yung pinaglinisan natin, mga farmers. Yun ang pagmumula ng sunog, mga farmers. Kumbaga, kinakailangan, hintay natin munang umulan, mga farmers, bago tayo maglinis ng farm. May damo yan, mga farmers, yung ating kapihan. Normal lang na may damo yan, mga farmers. Yung iba nga, farmers, talagang pinadadamo muna yan, mga farmers, saka nililinisan. Pagtungtong ng tag-ulan, mga farmers. Ayan. Ayan, ginagawa natin. Hintay natin muna umulan, mga farmers, bago natin lilinisan talaga yung ating mga kapihan. Ang nililinis lang natin dito, mga farmers, yung bawat tumataas na damo, antemano, yun ang puputulin natin, mga farmers. Mga farmers, ah. Kaya ka, farmers, yung mga nag-pruning, panigurado,
Sipin nyo mga farmers, pag nag-pruning ka, ganyan yung magiging dahon ng iyong kape, tapos iilan lang. Tulad niyan, kung ito nala ang mga farmers, oh. At patuyo na ang itsura. At ang dahon, iilan na lang. O yan. Pero yung kape natin yan mga farmers, oh. May bunga na yan mga farmers, oh. Kita nyo sa aking video. Yan yung pagbubungahan niya mga farmers. Kaya kahit uminit pa siya na matinding init mga farmers, dahil makikita nyo naman na may damo pa, ibig sabihin mga farmers, buhay pa yung mga damo, kaya pang makalaki ng ating kape yung bunga mga farmers, ha. Kaya ako mga farmers, tag ulan ako naglilinis. Mas maganda mga farmers yung paghinto ng ulan saka linis. Ayan. Yan yung mga bunga mga farmers, oh. Farmers, oh. Ang ganda ng tubo ng ating kape mga farmers, oh. Kahit mga madamo yan mga farmers, hindi lahat ng klase ng damo ay salot mga farmers sa ating kape. Kinakailangan mga farmers, pumili rin tayo ng magiging damo ng ating kapihan mga farmers. Malaking tulong yan mga farmers sa panahong El Nino mga farmers. I'm swimming in everything you share. I'm thinking about jumping in it. Farmers, isa ka ba sa nagtanim ng kape sa panahong El Nino mga farmers? Katulad nito, kung nagtanim ka ng kape at nilinisan mo sa panahong El Nino, maaari ang kape mo mga farmers abuti ng sunog o kaya mamatay mga farmers sa tindi ng init. Di tulad nito mga farmers, pipili lang tayo ng klase ng damo na ubra nating patubuin sa ating farm. Kumbaga sa ilalim ng ating kapihan. Kumbaga ka farmers, may klase ng damo na kinakailangan atin i-maintain mga farmers, na huwag natin aalisin mga farmers. Katulad ng na sa ating kapihan. Ito, makikita nyo mga farmers. Oh. Yung lugar ko mga farmers. Yan ang uri ng Carabao grass mga farmers. Kinakailangan huwag natin aalisin yan sa panahong El Nino. Farmers, oh, tuloy-tuloy pa rin yung sunog sa ating area. Ayan, sa lugar ng ating area, mga farmers, ibabaw. Halos dito, pinapanood ko mga farmers, oh, baga dati, ganyan ang nangyayari sa ating farm. Kada taon, nasusunog sa panahong tag-araw. Lalo na ngayon, mga farmers, El Nino. Kumbaga, hindi basta-basta yung paglilinis sa ating farm. Kumbaga, meron klase ng damo na ating iiwanan mga farmers, gaya nito. Yan. Carabao grass yan mga farmers. Kahit sa panahon nitong El Nino mga farmers, hindi basta-basta natutuyo itong damo na to. Yan. Nakakita nyo mga farmers, oh. Nakaupo ako rito sa aking damuhan ng aking kapihan. Pero hindi ko siya nililinis mga farmers, ha. Ang linis nito mga farmers pagpatak ng ulan mga farmers, dahil sa panahon niyan, tulad niyan mga farmers, oh. Sunog. Pwedeng umabot dito yan mga farmers kung ang tumutubong damo sa ating farm ay talahib at kugon. Pwedeng umabot dito mga farmers. Mga farmers, oh, kung ating inalis yung Carabao grass mga farmers, maaring magaya tayo ron mga farmers na masunog yung ating area. Tulad niyan, oh. Isipin nyo mga farmers, oh, yung buong palibot natin, isang klaseng damo ang meron dito mga farmers, Carabao grass. Nakikita nyo man mga farmers na madamo yung aking kape, pero pagtugtong ng tag-ulan to mga farmers, ating imamawer. Kumbaga sa panahong El Nino mga farmers, napakalaking halaga at napakalaking tulong sa atin yung damong ito mga farmers. Sa gabi mga farmers, malakas ang hamog, nagbibigay siya ng tubig sa ating kape. Yan. Sipin nyo mga farmers, oh. Isang klase lang pinapatubo ko rito mga farmers. Pero pagtongtong ng tag-ulan, aking imamawar yan para bumaba yung tubo ng ating damuhan mga farmers. Pero klase lang ito ng Carabao grass. Di tulad niyan mga farmers, oh, talahib at kugon. At hindi niya tinamnan ng kape mga farmers. Kumbaga ang kape, pag nag-abot-abot na yan mga farmers, at nagdikit-dikit na ang tubo mga farmers, halos wala nang damo sa ilalim mga farmers. Pero sa panahong ito mga farmers, ating panatiliin yung ating Carabao grass sa ating area para hindi abutin ng sunog yung ating farm mga farmers.